What's up sa inyo mga kuripal at welcome uli dito sa Medge TV. Sa mga bago pa lamang sa aming channel, ako nga pala muli si Master Jeff ang nag-iisang sabog na inchi. At nandito akong muli mga kuripal sa inyong harapan upang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa aking libro, ang libro ng Tarobioma. At ang pag-uusapan natin ngayon mga kuripal ay ang tungkol sa mga bagay na maswerte ngayong taon. Kaya't sa mga nanay dyan na sumusubaybay, ihanda nyo na ang inyong ballpen at papel. At bago natin ito simulan, intro ka muna kapatid. At ang una sa libro ng Tarobioma, ang tawag dito sa aking hawak ay ang dildo ng kabayong negro. Ang bagay na ito ay gawa sa maselang bahagi ng katawan ng kabayo na matatagpuan lamang, mga kuripal, ha? Na matatagpuan lamang sa bundok ng Zimbabwe. Hindi ito basta-basta nalalapitan sapagkat ito ay masyadong agresibo. Malakas itong manipa at mabilis tumakbo ng 2 beses sa ordinaryong kabayo. Madali lamang malaman kung ito ang kabayong negro sapagkat ito ay kulay itim. At take note mga kuripal, ito ay naka-Jordan na sapatos. At kapag napasa iyo ang bagay na to, magiging maswerte ka sa pag-ibig at magkakaroon ka ng malakas na karisma pagdating sa babae. At makakaya mong tumagal ng mahigit 5 oras sa pakikipagtalik. Kaya din nito palakihin ang ari mo na singlaki ng ari ng kabayo. Madali lamang itong gamitin mga kuripal, ipapasok mo lamang ito sa tumbong mo na parang suppository at hahayaan mo siyang matunaw. Mga kuripal, ang aking hawak ay original sapagkat kung inyong makikita, meron itong 3 matatabang ugat. Kaya't kung ako sa inyo, pumunta na kayo sa bundok ng Zimbabwe. Ikalawa, ayon sa libro ng Tarobioma, ang ikalawang bagay na maswerte ngayong taon ay ang postiso ng kapitbahay nyong chismosa. Ayan, kung nakikita nyo, nilagay ko siya sa isang garapon at meron siyang mga itim-itim sa maligid-ligid, hindi nyo yan dapat tanggalin sapagkat diyan nakakapit ang swerte. Hindi ito basta-basta na nakukuha. Medyo may kahirapan sapagkat kailangan mong mabusisi mag-imbestiga sa inyong lugar
kung sino ba talaga ang pinakachismosa sa inyo. Kapagkat kapag ikaw ay nagkamali ng kuha, bukod sa hindi ito gagana, ay magkakaroon ka ng kaaway sa inyong lugar. May sinusunod na hakbang upang ito ay matagumpay na gumana. Una, maghintay ka ng magandang pagkakataon na siya ay nakikipagchismisan. At habang siya ay nagsasalita, ay sakalin mo siyang bigla at dukutin ang postiso. Mag-ingat ka lamang sa pagdukot sapagkat baka ikaw ay makagat. Simple lang ang paggamit nito. Ilalagay mo lamang ito sa iyong bulsa at gagaan ang pasok ng pera at magkakaroon ka ng angking galing sa pagbebenta ng tikoy at hopya. At ito ay magiging susi sa iyong pagyaman. Ang ikatlo sa libro ng Tarobioma ay ang taba ng kuba. Ang bagay na ito ay mabisang pampaswerte kung ikaw ay mahilig magluto. Magiging maswerte ka sa pag-ibig at seswertehin ka rin pagdating sa iyong karir sapagkat malaki ang posibilidad na ikaw ay pag-agawan ng mga karinderya kapag natikman nila ang kahit na anong putahe na iyong lutuin. In short, magiging maswerte ka sa buhay. Ngunit hindi biro ang iyong pagdadaanan upang ito ay makuha. Kinakailangan mo lamang maghanap ng taong kuba na may dalawang bukol na bilog sa likod at may buhok-buhok at medyo kulubot. At kapag natagpuan mo na ito, ay kumuha ka ng isang slice at ipalaman mo ito sa gardenia. Kailangan gardenia ang brand dahil kapag hindi, ay hindi ito gagana. Kainin mo ito at sampalin ang unang tao na iyong makikita upang ang pampaswerte ay bumuhos sa iyong katawang lupa. Ang ika-apat dito sa libro ng Tarobioma ay ang huling regla ng matanda. Ang pampaswerteng ito ay mainam kung ikaw ay businessman. Kung ikaw ay nagkakasino at nagbebenta ng kung ano-ano sa online. At hindi mo na kailangan maglabas ng suso upang ikaw ay makabenta. Magiging masagana ang pasok ng pera habang nasa iyo ang bagay na ito. Ngunit, paalala mga kuripal, ikaw ay magiging lapitin ng mga matrona habang ginagamit mo ang pampaswerteng ito upang mapasa iyo ang bagay na ito ay kinakailangan mo lamang mag-antay ng huling regla ng kahit na sinong matanda.
Siguraduhin na ito ay kanyang huling regla dahil kapag hindi ay hindi ito gagana. Madali lamang ito gamitin mga kuripal. Kinakailangan mo lamang ilagay sa mainit na tubig ang pinatuyong regla at inumin ito ng parang tsaa. At ang iyong buhay ay talaga namang giginhawa. May iba pang teknik upang ito ay dalawang beses na maging mas mabisa. Kung ayaw mo naman siyang patuyuin, hayaan mo lang siyang malabnaw at tikman mo ito ng isang beses. Look at this dude. Wait till you see the... No. At ang huli, mga kuripal, sa libro ng Tarobioma ay ang laway ng kaaway. Kung ikaw ay magkakaroon ng ganitong pampaswerte, ay magiging maswerte ka sa kahit na anong patimpalak. At ito ay magiging daan upang ang buhay mo ay guminhawa. Ang bagay na ito ay higit na mas madaling kunin bukod sa mga naunang pampaswerte. Sapagkat sasaluhin mo lamang ang laway ng iyong kaaway at ipunin ito sa isang garapon. At kinakailangan mo lamang na ibaon ito sa lupa ng 24 oras. At kapag okay na, mga kuripal, ay ipatak mo ito sa butas ng iyong bagang. Bukod sa ito ay mabisang gamot, sa butas mong ipin ay magkakaroon ka ng swerte sa lahat ng sasalihan mong patimpalak. Lahat ng aking nabanggit ay ilan lamang sa mga pampaswerteng bagay ngayong taon. At sana ay mapasa inyo ang kahit isa lamang sa mga ito. At kapag ikaw ay may nakuha, i-comment mo lamang sa ibaba at mag-send ka sa akin ng pruweba na ikaw talaga ay hindi nagsisinungaling. At ikaw ay aking bibigyan ng gantimpala, ngunit ito ay secret lamang. Ngunit aking sisiguraduhin na ikaw ay magagalak. At kung gusto nyong maging maswerte ngayong taon, ay isubscribe mo na yan, pindutin mo na rin ang bell, tas ipukpok mo sa ulo mo. Muli! Naway may natutunan kayong mga bagong kaalaman sa aking mga pinagsasabo dito. At muli, ako nga pala si Master Jeff, ang nag-iisang sabog na inchik. At magkita tayong muli sa susunod na kabanata. Maraming salamat, mga kuripal. Siyaw!